Handa ka na ba? Nakapag-shopping ka na ba? Naibalot mo na? Maaring hindi pa pero sila, maniwala ka. Sila, handang-handa na. Handang-handa na sila umatake. Nakatitig na sa kalendaryo at orasan. Nagbibilang, nagmamasid, nag-aabang. Pasko na ba? Hindi pa. Konti na lang. Kumpleto na ang mga listahan ng mga taong pupuntahan. Yung iba, listahan ng mga lugar na pwede pagtaguan. Basta Pinoy, may nakakatawang ugali tuwing Pasko. At ang ilan sa mga ito ay kakatuwa talaga. Baka isa ka na dito o baka may kakilala ka. Ito ang limang sikreto ng mga Pinoy tuwing Pasko. Una, tumatalas ang memorya. Mga Pinoy na nagsisipagtalasan ang isip tuwing sasapit ang Pasko. Mga mistulang lumaklak ng memory enhancer para maalala lahat ng bagay. Mga Pinoy na maaalala lahat ng bibigyan ng regalo at lahat ng hindi nagregalo nung nakaraang taon. Yung mga bata maaalala lahat ng ninong at ninang nila, kung sino ang nagbigay at kung sino ang hindi. At may mga Pinoy din na naaalala lahat ng taong may utang sa kanila kahit 10 years ago pa. Maniwala ka. Parang ganito. Beb, gawa tayong listahan para hindi tayo maliko sa bibigyan natin sa Pasko. Ha? Maglilista pa tayo ng bibigyan, wala na nga tayong pangbigay. Sige na, season of giving naman tong Pasko, di ba? Okay, sige. Maglilista ka, maglilista din ako. Oh, tapos ka na sa listahan mo. Oh, ito, patapos na. Yung sa'yo, tapos mo na ba? Oh, tapos na. Pati na ako ng listahan mo. Oh, ito, listahan ko. Yung listahan, patingin naman ako. Teka, babe, parang matatanda itong nasa listahan mo. Yan ang listahan ng mga may utang sa atin. Similin mo para may pambigay ka sa mga bibigyan. Pangalawa, kasama buong barangay. Mga Pinoy na nagpupunta sa bahay nyo tuwing Pasko. Taon-taon, walang palya. Minsan kasama yung inaanak mo. Madalas hindi dahil wala ka namang inaanak sa kanya. Trip niya lang talaga puntahan ka. Pero wag ka, nagpatawag siya ng meeting. Kumpleto lahat, perfect attendance. Hindi pwedeng dalawa o tatlo. Dapat lima, minsan pito. Sampo pag ganado. Parang ganito. Tao po, mare. Oy, pare, kamusta ka na? Pare, ito na yung inaanak mo. Kita mo, laki na, no? Hello. O, tuloy kayo, mare. Oy, kamusta na? Inaanak ko. Laki mo na. Mas sabihin naman mo. Talagang pinakita na. Oo, kaawa. Ay, mare, kasama mo nga pala yung pinsan niya. Ay, talaga? Ay, kasi wala naman yung ni Ray. Lang ni Mami. Tapos ka. Hindi lang niya lang pinsan niya. Merry Christmas. Tara, tara, kasama niya tuloy. Ah, mare. Kasama ko yung mga kaibigan nila eh. Doon sila, gabang. Number 3, the time deposit man. Mga Pinoy na akala mo'y merong pinatagong pera sa'yo. Ayaw maglabas ng pera dahil nag-iipon para mabili ang bagay na gusto nila. Sila ang bahalang magpiga ng bulsa mo. Huwag ka mag-alala, walang matitira. Mga taong malakas magyaya, pero ikaw lagi ang taya. Hindi naman gipit, madalas mas maganda pa nga kesa sa'yo yung damit. Pero sa pera nila, lintik ang kapit. Parang ganto. Deposito ko lahat ng pera sa bangko. Ikaw muna! Sige, tara! Mata tayo! Kendi, more tayo! Inipin! Tapos, ako na naman taya! Promise, ako naman next time! Hintayin ko nang malis! Isa ka naman libre! Pang-apat, the hunters. Mga Pinoy na nagiging eksperto sa paghahanap ng mga taong nawawala. Madalas bata, minsan matanda. Lahat ng senses nila na enhance. Nagiging ten-ten ng vision. Lumalakas ang pang-amoy. Tumatalas ang pandinig. Lahat ng bagay nararamdaman. Ang totoo niyan ay nahasa lang naman sila. Dahil sa paulit-ulit na pagtatago mo tuwing Pasko. Huwag ka naman kasi magtago. Harapin mo yung inaanak mo. Kamustahin mo. Mag-banding kayo. Pinapagod mo pa kasi yung bata magpabalik-balik sa'yo. Nasa loob ka lang naman ng bahay. Ayaw mo lang lumabas. Pero huwag ka mag-alala. Dahil kahit gabi na, asahan mo, hahantingin ka nila. Parang ganito. Nang! Ninang mo, naku, wala pa siya eh. Ay, wala ko po. Ano oras po kaya babalik? Naku, di ko alam eh. Balik ka na lang mamaya. Ninang! Ninang! Dala mo ba siya? Naku, iho, wala pa eh. Ibabalik mo po ba siya? Hindi ka to. Try mo ulit mamaya. Balik ka ulit. Wala pa si Nina. Ninang na, ninang na.
Okay, balik ka na lang. Boy, wala pa rin. Ay! Tinutulong ako lang po siya magwalis. Ganun ba? Oo po. Oh, sige, salamat. Sige po. Ano ginagawa niyo dyan? Ay, nagsisintas lang po. Oo ba, sintas lang. Hirap kasi. Nagsisintas eh. Wala ka naman sintas ha. Wala pa. Ano naman naman. Babalik pa kayo ngayon. Panglima, the Pinoy spirit. Ito ang pinakamaganda sa mga Pinoy. Marami mang blessings na natatanggap o may mga pagsubok na pinagdadaanan. Malayo man sa pamilya sa araw ng Pasko, sa kahit na anong kadahilanan. Kahit walang pera, kahit walang bagong gamit, kahit na walang maihandang pagkain, kayang-kaya nating mga Pinoy ipagdiwang ang araw ng Pasko. Kayang tumawa, kayang umiti, kayang magsaya, magbibigay ng oras at pagmamahal sa ibang tao sa kahit na anong paraan. At yan ay dahil alam nating mga Pinoy ang tunay na diwa ng Pasko. Guys, ilan lang yan sa mga sikreto ng Pinoy tuwing Pasko. Nakakatuwa man o kakatwa, ang mahalaga ay alam natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Uulitin ko lang para malinaw pa sa Christmas light ninyo sa bahay. Hindi po ako eksperto. Subukan mo lang, malay mo. Kung nagustuhan mo ang video na to, click like and subscribe. Maligayang Pasko sa ating lahat. Kita tayo sa next video. Okay? Bye!